Hey, what's up mga kakotes? Me again, Kuya Jet. Welcome sa Quadernos where learning's the name of our game. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo lang subscribe, like, and share buttons para maging updated ka sa aming videos. And for this lecture video, let's have a look back sa mga nangyari noong nakaraang lecture video. Ayan, so noon ay nakilala natin sina Mayari, Hanan, at Tala. That's Hanan, not Hana. Okay, si Tala ay ang diyosa ng between, si Mayari ang diyosa ng buwan, at si Hanan ay ang diyosa ng umaga. Kung saan sila ay mga anak ni Nina Bathala at ng isang mortal na babae, kung saan ang kanilang ina ay namatay pagkatapos manganak sa kanila. Ayan, so tatlo kasi, hindi kinaya, ayan, namatay. Kaya sila lang yung demigods o yung half-human, half-god na nasa sky. Ayan. So, inampon na sila ni Bathala. The rest are on earth. So, for this video, ang ating i-discuss ay sina Lakanbakod, Lakandanum, at si Lakambini. Kung saan sila pa rin ay ating mga Luzon divinities at sila ay mga anito. So, not all deities of Philippine mythology live in the sky with Bathala. So, hindi nga lahat ay naninirahan kasama si Bathala sa kalwalhatian. So, some of them coexisted with the ancient Tagalogs and were easily invoked during religious ceremonies headed by a Katalonan. So, ano ba yung Katalonan? So, Katalonan is a priest or priestess in the indigenous religions of the Tagalog and Kapampangan people. So, in this image, we can see an example of a Katalonan. So, siya ay isang priest. Ayan. The Spanish lexicographers call these supernatural beings as anito. Itong tatlong ito ay tinatawag na mga anito. Bathala's agents who were assigned specific functions. Ayan, meron sila iba't ibang responsibilities and functions during this Tagalog mythology. So, three of the most interesting minor deities actually had names that rhyme together. Ito, yung rhyme nila ay hindi sa dulo ng kanilang pangalan, bagkus sa unahan ng kanilang pangalan. So, first we have Lakanbakod. Ayan, si Lakanbakod ay ang Lord of Fences. Ayan, kaya nga Lakanbakod, di ba, bakod. Lakandanum ay siya ang ruler of the waters. Kasi ang tubig sa ibang region or ibang places, Danum yung tawag nila. And then, Lakambini is the god of purity. So, di ba meron tayong Binibini or Bini? Ayan. So, ibig sabihin nun siya ang god of purity. So, it doesn't mean na Lakambini siya ay dapat babae na yung god natin. Hindi. So, dito sa ating anito, lalaki po si Lakambini. At naging babae na lang siya in this 19th to 21st century, kung saan ay nagkakaroon tayo ng pageants, di ba, like Binibining Pilipinas, ginagamit na natin yung Lakan and Lakambini sa ating mga barangay. Ayan. So, we're in our 21st century, ang Lakan ay tumutukoy sa babae at ang Lakambini naman ay sa mga babae. Pero during the pre-Spanish period, sina Lakanbakod, Lakandanum, at Lakambini ay mga lalaki pa, lalaki noong time na iyon. So, in William Henry Scott's barangay, Lakanbakod, ang sabi daw sa story sa book na iyon ay si Lakanbakod or Lakambakod sa ibang source ay dinescribe a deity na mayroong gilded genitals as long as a rice stalk. Ayan. So, kasing haba daw ng rice stalk yung kanyang genitals at yung kanyang private part ay nababalutan ng ginto or gold. So, that's a trivia or siya lang yung god na ganon. Siya yung pinagpalang lubos and then among the three of them ay si Lakanbakod yung may kakaibang trait and characteristic. Ayan.
So, Lakan Bakod was the lord of fences, or Bakod, a protector of crops, powerful enough to keep animals out of farmlands. Hence, he was invoked and offered eels when fencing a plot of land. Ayan, so dito nga, di ba yung mga bakod natin, minimaintain niya na hindi makalabas yung mga hayop sa ating farm. And siya rin yung bahala upang hindi makain yung mga tanim o yung mga halaman ng ibang mga hayop. So, yun yung ginagawa ni Lakan Bakod. Siya ang nagpoprotekta sa mga foods and animals natin. So, hence, he was invoked and offered eels when fencing a plot of land. Ayan. So, pag eels na yung dito ay nagiging challenging sa kanya kung paano niya haharangin yung mga eels na yon or even snakes. Kasi nga nakakalabas yung mga yon sa bakod na ginagawa niya. So next, we have Lakambini. Lakambini was just a fascinating. Ayan. Although the name is almost synonymous with muse nowadays or yung babae, it was not the case during the early times. As you can see, si Lakambini ay may itsura na lalaki. Ayan. So, yun yung sinisimbolo ni Lakambini. Until the 19th century, Lakambini had been the name given to an anito whom Fray San Buenaventura described as Diyos-Diyosang sumasakop siya sa mga sakit sa lalamunan. Okay, so in simple English, this minor deity was invoked by our ancestors to treat throat ailments. Ayan, so kapag namamagay yung lalamunan mo, may tonsillitis ka, and barado ng plema, ang pinagdadasalan nila ay si Lakambini, kung saan ay siya yung nagtatanggal ng sakit or yung bacterial infection na nasa iyong lalamunan. Among the Asian Kapampangans, Lakandanum was known as the water god depicted as a serpent-like mermaid or naga. So before the Spaniards arrived, they would often throw livestock to the river as a piece of offering for Lakandanum. Nagbibigay sila ng kakapatay lang na baboy, baka, or any hayop or any animal na pwede nilang i-offer at itapon sa karagatan upang pakainin si Lakandanum. Failure to do so resulted in long periods of drought. Kapag di ka nag-offer, ay lulunurin ka ni Lakandanum. Every year during the dry season, the natives would make sacrifices for the water god to give them rain. So para umulan, nagdadasal sila para hindi matuyo yung kanilang mga palayan. And when the rain started pouring, they would take it as a cue that Lakandanum had returned or nanunumbalik uli si Lakandanum. And everyone would be in festive mood kasi hindi na maalinsangan yung panahon during sa pagbalik ni Lakandanum. In fact, the old Kapampangan New Year called Bayong Danum, literally means new water, started as a celebration in honor of Lakandanum. So when Christianity came into the picture, nung nagkaroon na tayo ng sariling religion during the Spanish period, it was converted into the Feast of St. John in Pampanga and Feast of St. Peter in other areas. Ayan, si St. John the Baptist. Kung saan nagkakaroon tayo ng basaan or yung feast na kung saan ay lahat ay kailangan mabinyagan. So, for this lecture video ay nakilala nyo kung sino sina Lakambakod, Lakandanum at si Lakambini. Wherein sila ay mayroong mga distinction and special traits na sila lang yung mayroon at nakakapag-manifest noon sa ating history. So, for our next video, ang ating i-discuss ay si Galang Kaluluwa o si Ulilang at si Ulilang Kaluluwa. So, magkaiba sila. Si Galang Kaluluwa, ito yung nakikita nyong taong may pakpak at si Ulilang Kaluluwa, siya yung nakikita nyong scary serpent o yung malaahas na itsura. And then, after that,
mabilis na nating matatapos and we will proceed to Visayan deities, divinities. So thank you for listening. I hope you are still with us and you are learning a lot of knowledge, extra knowledge during this pandemic. So if you have concerns, clarifications, and suggestions, you may comment it in our comment section and it is highly appreciated that you do that para mag-improve pa kami sa aming mga projects and upcoming projects na i-release for this year and to the next year. So thank you very much and have a good day. God bless you all and goodbye.